Hello, 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 hello. Magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, mga kalingap. Mga ka-part-time, kumusta, kumusta, kumusta? Muli pong yung lingkod, Bayuna TV. Ayan. Namiss ko na kayo mga kaibigan, mga kalingap. Ha? Kumusta na ang ating community ngayon? Ha? Kumusta, kumusta? So ngayon po mga kaibigan, magbibigay po tayo ng isang maiksing reaction dito po sa naging live ni Kuya Bal kahapon. Patungkol pa rin po dito kay sa pag-rescue nila kay Charlene, mga kaibigan, na ang kwento po ng batang ito ay talagang hindi ha katanggap-tanggap kung tutuusin, mga kaibigan, mga kalingap. Ha? Ngayon po mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa nakasupport sa channel ni Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prabatid na Truel Balalag, please subscribe their channels and pakihit po ang notification bell para updated po kayo sa kanilang mga uploads, mga kaibigan, mga kalingap. At syempre, sa mga hindi pa nakasupport sa aking YouTube channel, Bayuna TV, please subscribe. Pakita rin pang notification bell para updated po kayo sa aking mga uploads. Ayan na. At syempre, pasalamatan din po natin ng ating mga sponsors, mga kalinga partners na walang sawang sumusuporta sa mga adhikain at proyekto ni Kuya Bal Santos Matubang sa pagtulong pa rin po sa ating mga kababayang lubha pong nangangailangan po, mga kaibigan. Katulad nga po, dito sa bago pong na-rescue ni Kuya Bal Santos Matubang na si Charlene. Ngayon po ito pong ating pag-uusapan. Sa mga hindi pa po nakapanood sa video ni Kuya Bal Santos Matubang tungkol po dito sa pag-rescue kay Charlene, please panoorin po ninyo sa kanyang uploads, mga kaibigan, or sa kanyang naging live ni Kuya Bal Santos Matubang kahapon. So ito na nga po mga kaibigan. Dito po sa naging live ni Kuya Bal Santos Matubang kahapon ay talaga namang ang daming na-touch dito sa naging live dahil nga dito sa kwento dito ni Charlene sa nangyari sa kanyang pamilya, mga kaibigan, mga kalingap. Kapag talaga ang isang magulang, ang isang ina or ama ay nag-ibang bansa, mga kaibigan, 90% po talaga masisira ang buhay, masisira ang pamilya. Lalong-lalo na po mga kaibigan kung hindi marunong, ha? Hindi marunong magtiis ang isa sa kanila or silang dalawa, mga kaibigan. Gaya nga po nangyari dito sa pamilya ni Charlene, mga kaibigan, na talaga namang hindi lang nasira, ha? Hindi lang nasira, talagang sirang-sira, mga kaibigan. Dito, mga kaibigan, panoorin po natin ang naging live ni Kuya Bal Santos Matubang kahapon at dito po maikwento ni Charlene ang totoong nangyari, ha? Ang mga kaganapan sa kanilang pamilya, mga kaibigan. So, panoorin mo natin mga kaibigan ang naging dramatization ni Kuya Bal Santos Matubang sa buhay ng pamilya ni Charlene, mga kaibigan. Ha? Si Kuya Bal, nagawa pang magpatawa eh. Panoorin mo natin mga kaibigan. Ano ini? Ito, magpakita ka digdi sa atin ng ano, may mga juwa tayo dito ay. Ano? Yan po si Charlene. Charlene, ilang taon ka na nga, Charlene? 15 po. Ha? 15 ka na pala ngunyan. Kailan ka nag-15? December 26, 2000. Mm. Nasaan ba ang mama mo? Nasa sablog. Ay, yung mama ni... Baka nanonood sa atin itong mama. Ni, anong pangalan ng mama mo? Helen! Ang ganda ng iyong pangalan, ha? Nasaan ka ba, gata? Ikaw ay naglalayas-layas ini. Itong anak mo, oh, napaniwara na ini. Nirescue namin doon sa kanyang boyfriend na gwapo. Ayan, oh. Lapit ka digdi, ta. Nandiyang mama mo, oh. Ay, may Helen. Helen. Kumustahin mo si mama mo? Kumustahin mo? Ma? Kumusta na kayo daw, ma? Ikaw ba'y may sakit? Tanong mo kung anong kumusta na ta? May sakit po kayo dyan. Makakaling lang po kayo dyan. Wala akong sakit, anak. Ang sakit ko, ako'y laging nangangati. Huwag kang mangati. Ilan ba anak lahat noon? Anim kayo? Anim po. May anak ba sa iba? Yeah. Ilan? Salak. Ay, may sakit, may sakit. Ma! May sakit kayo? Wala anak.
Nandiyan na ako nanood sa atin, no? Tanong mo kailan sa uwi? Kailan kayo uwi, mama, dito sa amin? Oh, ma! Mama! Kailan ka raw uuwi? Sabik nang makita ng bunso mong kapatid. Ikaw, dae? Ha? Sabik ka na rin makita siya? Diyos ko po. Ilang taon na kayo hindi nakita ng mama mo? Iniwan kayong maliliit pa kayo! Walang ugali. Kaya mong tiisin ang ganong... Ay, huwag tayo magalit, baka lumayas. Special guest namin kayo pala ngunyan. Lahat po ng ating mga viewers sa ating pong live, mga kaibigan, special guest is G. Bawal ang magmura, bawal ang magalit po sa live po natin. Ulitin ta. Ma, kailan ka mauwi? Lambingin ta para matuwa sa atin. Ma, kailan ka mauwi? Yeah. Miss na namin kayo. Mm. At saka ikaw. Yan. Ayan. Ano mo kung may asawa siya uli? Pangatlo. Uli. Ha? Ha? Isa, pang, dalawa lang? Kasal ba silang papa mo? Kasal pala. Di ini ay kalibin partner. Ano pangalan ng kalibin partner niya? Hoy, Lunar! Ay, ay bawal magalit, bawal magalit. Ikaw? Taga saan ini? Ay, kung nasaan man kayo ngayon nagtatago, itaas sa mga kamot! At napapaligiran namin kayo. Iniwan kayo maliliit pa? Ilang taon yung bunso? Ha? Ano? Baby pang iniwan? Sinong alaga? Babae, lalaki? Lalaki po. Mm. Ilang taon ka noon? Bakit nyo pong nagawang iwan ito mga anak nindo? Matapos kayo magpakasarap-sarap sa buhay? Ha? Mag-iyo-iyo-iyo kayo? Tapos si lumabas sa mundong ibabaw, iiwan nyo? Kawawa naman. Nasa si tatay mo noon nung iniwan kayo ng mama nyo? Nasa ah? Sa abroad? Ha? Qatar? Yung tatay mo? Yung tatay mo sa Qatar? Tapos, anong nangyari? Di na umuwi? Hindi po. Yung naalaman po ni Papa po na pinabayaan na po kami ni Mama. Ngayon? Yung binaya po kami ni Mama para sa Diyos ko po! Igwa kang iba. Kaya mo iniwan ni yung mga anak mo at buntis ka pala sa ibang mga lalaki. Ah? Iniwan kayo sa tiyahin nindo. Nasaan si Papa mo nung panahon na yon? Nasa abroad. Ang hirap ng sitwasyon mga kaibigan ha. Ibig sabihin, ang una palang nag-abroad ay ang tatay. Naiwan si nanay sa mga anak. Ang ama ay nasa Qatar. Sa madalit salita mga kaibigan ay nagkaroon ng lalaki ang kanilang ina. Ha? Kaya iniwan sila. Ibig sabihin, ang unang nagluko talaga ay ang nanay. Napaka-irresponsableng ina mga kaibigan, mga kalingap. Mayroon kang limang anak. Ha? May lima ka ng anak, ano pa nga hanapin mo? Nanlalaki. Ayan ang nga nangyari. Tapos nabuntis. Siyempre, nabuntis, mga kaibigan. Ha? Iniwan na yung mga anak. At sumama na doon sa lalaki. Ngayon, mga kaibigan. Tapos, nabalitaan ng tatay, pag-uwi, wala na yung asawa, napabarain na yung mga anak. Nag-asawa rin ng iba. Ha? At ayon pa kay Kuya Bal, ang napangasawa ng kanyang tatay ay may limang anak. At mayroon na rin silang limang anak. So, sampu. Panginoon ko. Sabi nga ni Kuya Bal, bakit mo binubuhay yung hindi mo mga anak? Mayroon kang sariling mga anak, bakit hindi mo buhayin? Diyos ko, panghirap ng sitwasyon ng ganito. Kaya mga kaibigan, sa mga nag-abroad, kung hindi nyo kaya magtiis, huwag na kayong umalis. Ha? At masisira talaga ang pamilya nyo. Ha? Masisira talaga dahil based my experience mga kaibigan, dito sa lugar namin, 90% sira ang pamilya. 90%. Ha?
Sira ang pamilya. Dahil sa pag-aakalang hindi mabubuko, hindi mahuhuli. Ha? Hindi, sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag, ha, mga kaibigan. So, dito nga po sa nangyari sa pamilya ni Charlene, talagang isa ito sa mga larawan, ha? Isa ito sa mga larawan nung pamilya na nagkakahiwalay dahil sa kahirapan ng buhay sa atin sa Pilipinas. Ginugusto na lang mag-abroad ng ama or ng ina. Ha? Na pagdating naman sa ibang bansa, minsan, hindi maiwasan or naman, o kaya hindi, yung naiiwan sa Pilipinas, ganon din. Ha? Nagluloko. Gaya nga nitong nangyari sa pamilya ni Charlene na ang nanay ang unang nagluko, hindi ang ama. Ha? Anong klase? Biro mo, mayroon kang limang anak na iniwan, mga kaibigan. Tiniis mo yun. Kapalit. Ha? Ng isang kapirasong laman, mga kaibigan. Ha? Kapalit ng kapirasong laman, iniwanan mo ang iyong limang anak, mga kaibigan. Por Diyos, por Santo, ha. Tapos ngayon, dahil may iba ka nang kinakasama, nag-abroad yung nanay naman niya. Sa palagay niyo kaya, ngayong nasa abroad siya, ha? Hindi na naman naghanap doon. Ang hirap ng buhay po, mga kaibigan, ha? So, mga kaibigan, mga kababayan, kung gusto niyo pong mapanood ang kabuuan ng live video to ni Kuya Bal, panoorin niyo po sa kanyang YouTube channel na may title na Rescue to the Max, 14 years old, iniwan ng magulang. Ewan ko lang kung kakayanin niyo, ha? Ang mga kwento ng bata, talagang sobra ang sobrang hirap ng dinanas. Pati pa pala ng kanyang kapatid ay parang namumulistas siya, ha? Pag nalalasing daw. Ang hirap. Kaya mabuti na lang at may kalingap na na-rescue siya. Sabi nga, sa kalingap, nakakasiguro, mababago ang buhay mo. Parang mercury drug lang. So hanggang dito lang po muna tayo, mga kaibigan, ha. Kung gusto niyo mapanood ang kabuuan ng video, puntahan niyo lang po sa kanyang YouTube channel, Bal Santos Matubang, Rescue to the Max, ha. Doon niyo po panoorin ang kabuuan ng video na ito, mga kaibigan. At talagang para malaman niyo ang totoong kwento nito ni Charlene. Ayan, magandang buhay po sa ating lahat. Sa mga hindi po nakasupport sa aking YouTube channel, Bayuna TV, please subscribe at pakit pong notification bell para po updated po kayo sa aking mga videos. Maraming maraming salamat po. Thank you.